Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Malalaman sa Lunes, March 21, kung ano ang magiging pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa panukalang 4-day work week. Sa isang panayam, sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ang mungkahi, lalo't may kabutihan naman itong maidudulot lalo na sa pagtitipid sa produktong petrolyo. Nagpahiwatig naman si Andanar na hindi malayong aprobahan ito ng Pangulo. Makaraang ipaliwanag ni Secretary Sonny Dominguez ang benepisyo nito. Sa panukala ng National Economic and Development Authority o NEDA, mas makatitipid sa konsumo ng produktong petrolyo kung babawasan ang araw ng pasok ng mga manggagawa. Humihingi ang Commission on Elections o COMELEC ng report mula sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng di umano'y breach of security sa system provider nila na Smartmatic. Reaksyon ito ni Commissioner George Garcia sa lumabas na ulat ayon na rin sa pagdinig ng Senado. Sa Senate hearing na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nagkaroon umano ng breach of security sa computer system ng Smartmatic. Sinabi pa ni Marcos na isang seryosong pangyayari ito na nangangailangan ng masusing investigasyon lalo't maaaring makompromiso ang resulta ng halalan. Sa kabila nito, nanindigan si Commissioner Garcia na walang nangyaring hacking sa Smartmatic. Nasa kabuuang 64.8 million Filipinos ang napagkalooban na ng bakuna laban sa COVID-19. Sa latest data ng National Task Force Against COVID-19, mahigit sa 11 million na rin ang napagkalooban ng booster shots. Higit 10 million ng mga nasa edad na 5 hanggang 11 ang nabigyan ng unang dose at nasa 9.7 million na nasa edad na 12 hanggang 17 ang nakompleto na ang bakuna. Kasabay nito, umaapela si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. para magpa-booster shot. Naniniwala ang government task force na marami ang atubili at nagdadalawang isip na tumanggap ng booster shot sa paniwala na kompleto na ang kanilang proteksyon kapag nakatanggap ng 2 doses ng bakuna kontra COVID-19. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongko, nag-uulat. Mabulig! Sa madugong kinahantungan ng kaliwat kanang sigalot sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde, paano ito nakaapekto sa hangad na pangmatagalang kapayapaan? Hindi yan makataong gawain. Gawain talaga ng terorista yan. Wala nang kausa. Ang gobyerno ngayon nakafocus na sa tunay na serbisyo. Sa patuloy na paglalakbay sa Eastern Samar, saksihan ang sitwasyong pangseguridad at pangkaunlaran ng Bayan ng Hipapad. How can you expect magulong area na magkakaroon ng mga investments? Mula sa mga engkwentrong nagpadanak ng dugo, hanggang saan sila dadalhin ng mga yapak upang takasan ang peligro. Magandang gabi, Pilipinas. Dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.